niya sa sinasabi po natin na maging sihana, no, ang nanay ni Samuel. Praise the Lord, hindi naman siya nagkaroon agad ng anak. No, praise the Lord, kumbaga hiningi niya muna sa Panginoon ang magkaroon siya ng anak, at ito ngayon ay si Prophet Samuel. So praise the Lord. So kumbaga in God's time, no, ang in God's time yung kasagutan ng Panginoon, no. But then ang kumbaga nga mga kapatid, ang tinatawag dito na ang pagiging nanay, ito isa po ay isa po itong regalo ng Panginoon. Amen. Ang pagiging nanay. So ang nanay sa tahanan ay tinatawag na ilaw ng tahanan. Praise the Lord. Yan po ang isa sa mga title ng nanay, no, sa loob ng bahay. Praise the Lord. So, what if ang isang tahanan ay walang nanay? Just imagine, no, praise the Lord. Ang isang tahanan na walang nanay, ang imagine natin sa bahay natin. Di po ba? Tayo, nasa abroad tayo, wala po tayo sa ating mga tahanan. So, most of us, pag umuwi po tayo, nandun yung lahat ng mga basura pang tapo, no? Di po ba? Lahat ng mga sulok na hindi naliliwanagan, pinagbubuksan, or lahat ng mga kung ano-ano dyan makikita natin sa loob ng bahay natin. So, that's why ang nanay, tayo pong mga babae, tinatawag tayo ng ilaw ng tahanan, dahil po ay, I can say as a mother na nagiging maaliwalas po yung tahanan natin pag nandun tayo sa ating pamamahay, di po ba? So, minsan pag galing sa abroad, pag umuwi tayo, wala ng mga kutsara, wala ng mga plato, wala ng mga tinidor, yung mga baso, di mo alam kung saan na napunta ang kabahayan, di po ba? Dahil walang nanay na nag-aalaga sa loob ng tahanan. That is usually what happened, no? Tayo yung nasa abroad, mga kapatid, yan lagi yung ginagawa ko. So, pag dumating po tayo sa bahay natin, galing tayo ng ibang bansa, yung ginagawa mo, mamili ka ulit ng mga plato, mamili ka ulit ng mga kutsara, no? Tinidor, mga baso, nag-umpisa ka ulit sa puno, mga kapatid, no? Praise the Lord, at saka nakikita mo na yung mga kurtina mo, hindi, nung umalis ka, no? Kasi dumating ka, hindi pa napapalitan. Hindi po ba? Hindi pa nalalaban. So, praise the Lord, so, nakikita natin kung gaano ang kaayusan ng isang tahanan. Pag nandun yung isang nanay, tayong ng mga nanay, di po ba? At saka, yung mga anak ba, pag nandun tayo, is yung masaya-masaya sila dahil may on time yung pagkain, no? Di po ba? No, nandun yung panahon talaga na iba yung atmosphere sa loob ng tahanan pag may nanay po tayo. Kahit po tayo na, di ba, may mga asawa na, dumarating pa rin tayo sa point na hinahanap-hanap po natin yung nanay natin. Tama. Amen. May mga asawa pa tayo, may mga asawa na tayo. Gusto pa rin nating umuwi doon, nakatabi yung nanay natin. Amen. Iba kasi yung iba yung pakiramdam, eh. Nakatabi mong nanay mo, yung you are feeling secure. Mm. At saka yung feeling mo na yung may kakampi ka, at saka yung hindi mo masabi yung galak. Mm. Yung saya na katabi mo yung nanay mo. Amen. So praise God. So yun po yung pakiramdam, at saka minsan kasi yung parang hindi natin na appreciate yung kaalagahan natin. Yung feeling natin minsan yung parang we are useless. No, praise the Lord, mga kapatid. But then, thank God, dahil may mga araw na tinatawag na Mother's Day na tulad ng ganito. Dahil sa araw na ito, yung na sum up mo na mahalaga ka rin pala as a mother sa loob ng tahanan natin, sa loob ng isang tahanan. So praise the Lord, so, kahit sa mga amo po natin, di ba? Pag nandun tayo, makita natin na maayos yung bahay nila. Di po ba? Lalo na kung may alaga kang lalaki, yung alaga mong lalaki, mahilig talaga yan sa kwarto na madilim. Di po ba? Walang hangin, walang ilaw, dilim-dilim ng kurtina, no? Tapos pagpasukan mo, nakakalat lahat yung kanyang mga gamit. So, ang kalagaan ba ng isang babae sa loob ng pamamahay, I just want to give appreciation sa mga nanay, no? Praise the Lord, sa mga babae. Praise the Lord na tayo po ay mahalaga yung papel na ating ginagampanan, lalo na tayo ay isang godly mother, praise the Lord. So, ito po yung dahilan ng mga kapatid. Sabi nga dito, ang pagiging nanay is ang very much rewarding na responsibilidad ng isang nanay, mga kapatid. Praise the Lord, na ang tinatawag ito na one of the great profession, which is kung minsan hindi na-acknowledge, no, ang pagiging nanay, no, mga kapatid. But sa hapong ito, mga kapatid, I would like to bring you sa story ni praise the Lord. Pag-aralan po natin yung tatlong mga great men sa Bible, which is the nurture ng isang godly mother. So, praise the Lord. So, number one dito, mga kapatid, si Moses. Wala pa tayong scripture na nabasa.
Pero number one dito mga kapatid is si Moses, mga kapatid. Sabi nga dito, sino nakakilala kay Moses? Amen. Praise the Lord. Si Moses, mga kapatid, tinawag siya na deliverer, no, sa mga taga-Israel, no, sa panahon sa mga ano, no, sa children of Israel sa panahon ni King Pharaoh, mga kapatid. So mabasa natin 'yan sa Exodus chapter 3 verses 1 to 22. So kung may time kayo, basahin niyo na lang, mga kapatid. So tinawag siya na ano, no, na siya yung nagpalabas sa mga taga-Israel sa lugar ng Ehipto, mga kapatid. So dahil na ang mga taga-Israel nung panahong yun ay na-captive sila at nagiging alipin sila sa taga-Egypt. Dahil sila po ay nag-disobey sa commandments ng ating Panginoon, dahil kaya inalaw sila ng Panginoon na magiging alipin sa mga taga-Egyptian. So they were there at Egypt for 400 years, no? Apat na 400 years sila na naging alipin sa Egypt. And then dumating yung time na dahil sa hirap na pinahirapan sila ng mga taga-Ehipto, mga kapatid, Ehiptohanon, umiyak sila sa Panginoon. And then God plans to rescue them, no? Ang Panginoon nagplano na palapasin sila sa Egypt para mawala yung kanilang mga kabigatan na ginagawa sa kanila ng mga taga-Egypt, mga kapatid. So si Moses is the person na kung saan ay pinili ng ating Panginoon para palabasin ang mga taga-Israel sa bansa ng Ehipto, mga kapatid. So si Moses, tinatawag nga dito, mga kapatid, that he is a great man in the Bible dahil nga ang kanyang nanay, he is on the tribe of Levi, mga kapatid, at ang nanay niya is a godly woman. Ang nanay niya is babae na maka-Diyos, mga kapatid. So yung ginawa ng nanay niya, mga kapatid, is dahil sa nagbigay ng utos si King Pharaoh, mga kapatid, na patayin yung mga bagong panganak na mga batang lalaki dahil dumadami yung mga taga-Israel sa kanilang lugar. Dahil dumadami ang taga-Israel, yung utos ng king is patayin yung mga bagong panganak na mga lalaking mga Israel noon. So isa si Moses doon sa mga bata na ipinanganak, mga kapatid. And then nung time na yun, mga kapatid, dahil ayaw ng nanay niya at saka godly yung kanyang nanay, mga kapatid, ayaw niya na, siyempre, kung ikaw yung nanay, ayaw mong patayin yung anak mo, di po ba? So yung ginawa niya para i-rescue yung kanyang anak is nilagay niya sa bush, mga kapatid, at pinaano doon sa tubig, at nagkataon na nandun yung anak ni Pharaoh, mga kapatid. At saka nung buksan niya yung lalagyan na yun ng bata, umiyak yung bata at saka nagkaroon siya ng compassion or ng love to sa baby na si Moses, mga kapatid. So kinuha niya yun at inangkin niya kanya, but then sabi ng ng sister ni Moses na nakatingin sa kanya sa malayo na, nais mo ba na dalhin ko ito sa Hebrew woman para mag-nurture sa kanya? So hindi alam ng anak ni Pharaoh na yung nagtanong na yun na Hebrew na babaeng bata is kapatid ni Moses, at saka yung sinabi ng anak ni Pharaoh na sige, maghanap ka, sabi niya, ng mag-aalaga. So yung ginawa niya, dinala niya ulit sa nanay niya. Praise the Lord, si Moses, mga kapatid. So nakita natin kung gaano yung kamay ng Panginoon, mag-protecting po ba. So yun ang ginawa niya, binalik ulit sa nanay niya. And then, ninurture siya ng nanay niya, godly yung nanay niya, ninurture siya hanggang lumaki. And then nung lumaki siya, binalik siya doon sa anak ni Pharaoh na gustong mag-adopt sa kanya. So nagiging according to the law, is nagiging apo siya ng hari. Next to the throne na magiging hari sa Egypt, di po ba? So yun, mga kapatid, in a short story, to make the long story short, mga kapatid, is lumaki si Moses na maka-Diyos dahil yung nag-nurture sa kanya is yung kanyang nanay, na which is a godly woman, mga kapatid. So lumaki siya in wisdom, no? Sa in wisdom ng mga taga-Egypt, but then yung kanyang heart is sa Panginoon dahil yung nag-nurture sa kanya is yung kanyang ina na maka-Diyos, which is Israelite. So, yun na yun, mga kapatid. Isa yan sa so naging great leader siya, mga kapatid, in the Bible, dahil siya yung inutusan ng Panginoon na palabasin yung mga taga-Israel out of Egypt. So, ilang milyon yung pinalabas niya doon sa out of Egypt, mga kapatid. So, milyon na mga tao yun. So, nilid ni Moses yun, mga kapatid. Kasabay ng kanyang kapatid na si Aaron at saka si Miriam, mga kapatid. So, sila pa rin na magkakapatid yung ginagamit ng Panginoon. So, just imagine, dahil faithful sila, ang nanay nila, itong kanyang mga anak ay ginamit ng Panginoon para mag-lead ng mga taga-Israel.
sa napalabasin yung mga taga-Israel sa Egypt, mga kapatid. So, ano ba ang impact ba ng pag-nurture ng isang godly na nanay sa kanyang anak, and then siya yung dahilan kung bakit na set free o kung nakalabas yung mga taga-Israel sa Egypt, mga kapatid. So, dyan lang tayo hanggang mga kapatid. So, si Moses po yung ginamit ng Panginoon nung time na yon, and then nilabas sila at later on ang nagpalit sa kanya is si Joshua, mga kapatid, and then nagkaroon ng tinatawag na bansa ng Israel sa ngayon. Then nilabas sila sa Egypt, and then sinalo ni Joshua, and then nagkakaroon ngayon tayo na kilala na natin yung bansa ng Israel. Praise the Lord. So dyan ang galing yun ng mga Hebrews, ng mga kapatid. So sila po yung mga katawan ng ating Panginoon. But then, ang ginamit ng Panginoon during the time is si Moses, dahil yung na-nurture siya dahil sa kanyang nanay na maka-Diyos, ng mga kapatid. So number two, mga kapatid, is si Samuel, mga kapatid, that he became a great prophet, no? Naging, kumbaga, one of the great men in the Bible is Prophet Samuel, mga kapatid, na tinawag siya na prophet ng ating Panginoon, mga kapatid, and siya yung propeta ng Panginoon na nag-anoint kay King Saul, at saka yung first king sa Israel is si King Saul. Siya nag-anoint kay King Saul as a king, and si King David, mga kapatid. So yung nag-anoint sa kanila as a king is si Prophet Samuel, at si Prophet Samuel is meron siyang nanay na maka-Diyos, which is si Hannah, mga kapatid. So una, nung panahon na si Hannah ay hindi pa nagkaanak, humingi siya sa Panginoon ng anak, mga kapatid, at pumunta siya sa templo, humingi sa Panginoon ng anak, and then sa panahon na parang desperate na talaga siya na kumbaga is sinabihan pa siya ng priest na baka lasing siya, dahil kung manalangin siya doon sa may templo is parang, alam mo yung naranasan nyo na ba yun? Yung manalangin kayo na parang durog na durog yung puso mo, yung parang yung grabe yung panalangin nyo sa Panginoon, na grabe yung luha mo, minsan wala nang salita na lumalabas sa'yo, basta gusto mo lang umiyak. Hindi pa kayo dumating sa point na yon? Naranasan na. Oo, yung grabe yung hinagpis mo sa Panginoon na mabigat yung loob mo. So yun ang nangyari kay Hannah, mga kapatid, dahil kumbaga is ang tagal niyang naghintay ng anak, mga kapatid. So dumating siya sa point na one time, ayaw na niyang kumain. Ayaw na niyang kumain ng mga pagkain, wala siyang ganang kumain. Yung gusto niya lang umiyak, pumunta sa templo at saka umiyak sa Panginoon dahil hihingi siya ng anak. She's so desperate, mga kapatid, na umiyak sa Panginoon dahil may hinihingi siya sa Panginoon. Praise the Lord. So, ganun din tayo. Minsan naranasan din natin yun. But then, siguro hindi pa tayo dumating sa point na inakusahan tayo na, lasing ka ba? Si Hannah, naranasan niya yun na inakusahan siya ng priest, mga kapatid, na baka lasing siya. Sabi ng priest, ang aga nito para malasing ka, sabi ng priest sa kanya. Sabi ni Hannah, hindi ako lasing, may something na hiningi ako sa Panginoon. So yun ang hiningi niya na magkaroon siya ng anak, and then in grant at saka dumating siya sa point na gumawa siya ng vow, mga kapatid. So mabasa natin yan sa 1 Samuel, no, basahin niyo na lang yung book of Samuel. So chapter 7. So dumating siya sa point na dahil wala pa siyang anak, naggumawa siya ng vow sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung bigyan mo ako ng anak, iaalay ko siya sa iyo. Praise the Lord. So binigyan, grant ang Panginoon yung kanyang request, binigyan siya ng anak. At saka nung nagkaanak siya, pinangalanan niya ng Samuel. Praise the Lord. At saka inaalay niya sa Panginoon. So and after niya na mawain niya, namalutas pa sa gatas. So after noon, inaalay niya sa Panginoon, and then lumaki si Samuel, mga kapatid, at naging propeta siya ng Diyos, mga kapatid. So because of that, godly mother, mga kapatid. Dahil yun. So naging godly mother siya, at saka nagkaroon siya ng godly mother, at saka naging great prophet siya, propeta siya ng ating Panginoon, and then nagkaroon pa siya ng title na none of his word fall to the ground. Walang ni isa sa kanyang mga sinabi na hindi nagkakatotoo. Amen. Dahil propeta siya nga ng ating Panginoon, at dahil sa isang nanay na maka-Diyos at dedicated sa paglilingkod sa ating Panginoon. So hindi po ba napakaganda ng story, mga kapatid, na once na tayo pala ay magpakatapat sa ating Panginoon, so ang Diyos ay tapat para mabigay sa atin ng ating ng mga lahat ng request. Kasi minsan niya, kahit hindi natin nare-request, dinadagdag na lang ang Panginoon sa atin. Hindi po ba?
Tulad ng iba dito, tahimik lang. Di ba alam, mayaman pa pala siya, no? Yeah. Ang nagre-react ka. Nagulat siya kasi sabi niya, binagi siya sa barangay. Ah, binagi sa barangay. Isa lang yung mayaman sa atin. Mayaman si Lord. So yun mga kapatid, yung kumbaga is yung pag-west na mag-recruit at magtapat ka pala sa Panginoon, yung mga bagay kahit hindi mo hinihingi, dinadagdag pa sa'yo ng Panginoon yun. Amen. Tulad yan, yung unahin mo yung gawain ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon sa mga anak mo, sa asawa mo, maging mga extended families mo, mga pinsan mo, no? Mananay mo, mga kapatid mo, yun ang pag-iingat sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, kaya nga, nung tumalikod yung ibang mga apostles ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus sa mga 12 disciples na tira, sabi ng Panginoon, kayon din ba ay tatalikod sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit anong sagot sa kanya ni Apostle Peter na sabi niya, saan pa kami Lord pupunta? Ikaw lang yung may salita ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. So, kung hindi tayo magre-record sa ating Panginoon, saan pa tayo pupunta? Di po ba? Siya lang yung Diyos na makapag-promise sa atin na magkakaroon tayo ng eternal life. Praise the Lord. So kung magtatalikod pa tayo sa Panginoon, wala kang eternal life na makukuha sa labas. Distraction yung makukuha natin doon. Dahil sabi nga, ang ating pong kaaway is like a roaring lion walking about, seeking home he may devour. No? Ang ating pong kaaway, which is the devil, mga kapatid, katulad ng isang lion na nag-roar. So nakita niyo yung lion na nag-roar? Nakakita na kayo doon? Kung hindi niyo nakita sa personal, nakita niyo sa mga movies. Diba? Pagkaharap siya sa'yo, parang kalubi ko yung lamunin niyo, no, mga kapatid, nakakatakot. So, imagine yourself kung nandun ka sa point na yun, mga kapatid. Nasabi ng Bible, ang ating kaaway is like a roaring lion. Umiikot, naghanap ng kung sino yung kanyang madivor, kagatin. Yung kagatin, parang ano lang yun, tipid pa yun yung word na kagatin, parang kasag-aso lang yun eh. Yung sa lion, lalamunin ka talaga ng Praise the Lord. So, yan yung kaaway natin, mga kapatid. Outside sa church at outside sa pag-iingat ng ating Panginoon, mapapahamak lang po tayo. Gusto pa niya lunukin. Lamunin ang buo, Praise the Lord. So, kasi yan ang sabi sa, diba sabi sa John 10:10, no? Praise the Lord. Ano yun, John 10:10? The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. So, ano yung steal niya? Steal niya yung joy mo. Amen. So, tingnan mo, pag outside sa Panginoon, meron ka mang joy, but then hindi yung totoong joy. Kumbaga, yung joy yung napansamantala. Panandalian na joy ba? Kung wala. Kung hindi yung joy na sa Panginoon ang gagaling. So, imagine na lahat naman tayo kung naramdaman natin at saka ma-evaluate po natin yung joy sa Panginoon at ang joy sa sanlibutan. Praise the Lord. Dahil tayo lahat, tayo nanggaling tayo sa sanlibutan, di ba? May mga happiness tayo sa sanlibutan. May joy tayo sa Panginoon. We can evaluate kung saan yung mas feeling mo yung joy unspeakable. Yan ang sinasabi ng Bible sa nag-alakan natin sa ating Panginoon. So kung meron tayo sa Diyos, meron tayong tinatawag na joy unspeakable and full of glory. So sa sanlibutan, meron tayong joy and happiness but walang glory doon. Amen? So nawa, ma-differentiate po natin. So kung dito tayo sa ating Panginoon, meron tayong joy. Dahil yung joy na sa Panginoon, ibang klaseng joy kasi mga kapatid. Praise the Lord, yung joy na meron tayo sa Panginoon, yung puno ng, yung joy na puno ng glory, yung joy na unspeakable, yung hindi mo masabi-sabi, na kahit wala naman tayong masyadong excellent na masasabi natin na grabe yung pagkain, but then yung pagkain po natin sa spiritual is hindi mo masasabi, but doon yung kagalakan na umaapaw sa ating mga puso. Dahil hindi kayang tapatan na kung anong joy meron yung sa sanlibutan. So that is, no, mga kapatid, so anong purpose ng kaaway sa tao, mga kapatid? To steal your joy, no? To kill. To steal and to kill and to destroy. So mga kapatid, steal niya yung joy mo, no, mga kapatid. I-kill niya yung faith mo. Amen. Pag hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God, sabi sa Romans 10 verse 19, mga kapatid. So kung hindi po tayo makinig yung salita ng ating Panginoon, nag-wave po yung faith natin. Praise the Lord. So I hope na nakukuha niyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Dahil yung faith natin sa Panginoon, ito po ay makukuha sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So but then ang purpose ng kaaway, to steal and to kill your faith,
and eventually it will destroy. Amen. Destroy yung ating kaluluwa. So tingnan po natin, ang buhay is pansamantala, mga kapatid. Di natin alam kung may mga buhay pa ba yung ano no. May mga tao na kumbaga is hinarap yung tinatawag na death na unprepared. Lahat po tayo alam natin may kamatayan. Sino ditong hindi alam na may kamatayan? Imposible naman siguro yun, mga kapatid. So, lahat po tayo, imposible yun, no? Lahat po tayo, so, lahat po tayo is alam natin na ang death is, lahat tayo dadaan doon. But then, ang maganda doon, mga kapatid, is since na hindi yun maiwasan, hindi yun maiwasan, hindi ka pwedeng mag-shortcut na from life to everlasting life, no? Maliban lang sa rapture, mga kapatid, na ating inaabangan. Praise the Lord. But kung hindi pa yung rapture, lahat ng tao dadaan sa kamatayan. So, ibig sabihin, that's the end of your journey. And yan ang journey mo sa buhay mo. And then, ang question din is, ready ka ba para harapin yung second phase ng journey na yun? Which is, after this life, there is another life waiting sa atin. But then, handa po ba tayo? Yung kaluluwa po natin, handa ba? Amen. Hindi dito titingnan yung kung ano kadami yung meron ka sa bank account mo. Praise the Lord. Kundi titingnan kung anong meron yung bank account mo sa langit. Amen. Amen. Yung bank account mo sa langit. Praise the Lord. So sabi nga ng isang post, huwag kang matakot kung hindi ka nalista ng leader sa eleksyon para hindi ka mabigyan ng sobre, mga kapatid. Huwag kang matakot o huwag kang sumakma yung loob mo. Mas sasama yung loob mo pag yung pangalan mo hindi nalista sa langit, mga kapatid. Amen. Yun ang nakakatakot. Grabe mga taong mag-post ngayon, bakit hindi ako nilista ng leader? Wala ako. Nilista ako, hindi ako nakatanggap. Imposible yung parang gano'n, no? Wala kang puting sobre. Maraming nalista naman, mali naman yung spelling ng apelyedo, hindi pa rin makapost. Maraming nagpo-post ng kanilang saloobin sa social media. Amen. Dahil hindi nalista yung kanilang pangalan sa sobre, hindi nabigyan ng sobre ng leader, mga kapatid. Pero sa akin, mga patay, mag-election, buhay sila. But ang mga patay na... Ba't ang mga patay na nalista na napatay na, bakit nakalista doon? Oo, totoo yun. Diba? Kaya kami mabubuhay. Tapos yung ibang buhay, pinatay. Pero totoo yun. Bakit kaya yung mga patay na buhay? Pera lang. So yun ang nagagawa ng pera, no, mga kapatid. Sama ng loob. So, but then, mga kapatid, is yung katakutan natin is yung hindi tayo malista doon sa langit. Bahala na yung hindi ka nalista dito. Mas importante sa langit, nalista ka, mga kapatid. Dahil habang nabubuhay tayo dito, habang may Panginoon po tayo, at least nakakaraos po tayo, di po ba? Praise the Lord. Nakakaraos po tayo. But ang nakakatakot is yung hindi ka malista doon sa langit. So kung bakit po tayo naglilingkod, mga kapatid, sa ating Panginoon, dahil isa sa mga bagay na sinisigurado po natin is yung malista yung pangalan natin sa langit, mga kapatid. So sabi nga dyan, no, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. But sabi ng ating Panginoon, but I am come that you but sabi ng ating Panginoon, dugtong niya dyan, no, John 10 verse 10, but I am come that you might have life and that you might have it abundantly. Yan po yung promise sa atin ng ating Panginoon. But then marami sa atin ayaw ng abundant, no, ayaw pa rin maglikod talaga sa Panginoon. Kung pwede pa lang ang sabi ng Panginoon, magmakaawa ang Panginoon sa tao, uy, punta kayo sa Sunday, magsimba, sabayin niyo ako. No? Praise the Lord, yung parang kailangan ka pa ipalop ng leader mo, uy, sis, Sunday bukas, magsimba po tayo, ganito yung gathering, ganitong oras, mga kapatid. Kung pwede, hatakin mo sila lahat para pumunta ng gathering para sa kakabuti nila, no, mga kapatid. But then yung tao, halos pa lang sa kalooban niya is ayaw yung gawain para sa Panginoon. What's wrong, mga kapatid, no? Praise the Lord. But then, yung ano, no, pag dumating sila sa point na may sakit, dumating sila sa point na may kailangan sila sa Panginoon, tatawagin naman yung Panginoon. But then, pag hindi na ano, tapos pag hindi nasagot yung kanilang panalangin, sasihin yung Panginoon, ba't ang sama ng galing? Pero pag gumaling na, kalimutan na naman. Oo, tama yun. Merong mga tao talaga na ano no na pag may sakit pa na yung prayer request. Mas maganda nga yung mayroong ka problema kaya lalo kang lumalapit sa Panginoon. Tama.
No? Kaya minsan yung ating mga ano no, yung mga kumbaga yung mga dinadanas natin sa buhay, minsan mga reminders lang ng Panginoon sa atin na mukhang yata mo lumalayo-layo na yung anak ko sa atin, kaya sa akin kailangan kong padalan ito ng something para bumalik. No? Amen. So yun mga kapatid. So yun ang problema para bumalik sa church, you know? First the Lord, but then after Amen. Na di ba meron mga Kristiyano talaga sa totoo lang mga kapatid na once na wala pang trabaho punta sa church dahil pastor pag-pray mo ako pastor magkaroon ako ng trabaho pastor. But then ginrant ang Panginoon yung request nagkaroon ng trabaho ang alibay naman pastor hindi ako makapunta ng church dahil may trabaho ako. Busy. No mga kapatid. So di po ba may mga bagay minsan na ginagawa na tayo na unfair sa Panginoon. Amen. Dahil pre-over, magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi na makapunta ng church dahil may trabaho, mga kapatid. No, minsan, kaya kailangan minsan kunin ng Panginoon trabaho para makapunta ng church. No, praise the Lord. So, yun mga kapatid, but then sabi ng Panginoon na, ano no, 6 days daw siya labor, but on the 7th day is the day of the Lord. So, sa 6 na araw mo trabaho po tayo, ang 7th araw ay para sa Panginoon. Praise the Lord. So, sa unang testament nga, Old Testament mga kapatid, once na masumpungan ka nga na rito trabaho sa panahon ng Sabbath day or rest day, mga kapatid, batuhin ka eh. Amen. Tayo nga, hindi pa tayo binabato ngayon eh. Diba? So, according na lang sa willingness natin, punta tayo ng church. Mabuti sa ating kaluluwa yung magpunta tayo ng church. Yun na lang ina-encourage sa atin. But then, sa Old Testament mga kapatid, babatuhin ka talaga pag nagtrabaho ka on the rest day. So, but then we are still on the dispensation of grace, mga kapatid. Dito pa tayo sa panahon ng biyaya ng Diyos. Amen. So, yun mga kapatid. So, that is the second second great man in the Bible, si Prophet Samuel, mga kapatid. And the third one, mga kapatid, is si Timothy, mga kapatid. So, he is kumbaga pinasa sa kanya ni Apostle Paul ang baton of leadership kay Timothy, mga kapatid, dahil because of his godly mother at saka yung kanyang grandmother is a godly man yung kanyang lola at saka yung nanay niya is also a godly mother si Eunice at saka si Louise mga kapatid. So that's why si Timothy siya ang sumunod na leader sa church after ni Paul mga kapatid dahil faithful yung kanyang nanay at saka naturuan siya si Timothy sa ways ng Panginoon. So, tinuruan siya, no? So, that's why may mabasa tayo na 1 and 2 Timothy sa ating mga Bible, mga kapatid. And of course, hindi pwedeng mawala, no, mga kapatid, si Mary, mga kapatid, na kung saan is nagkaroon po tayo ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, na nabigay po sa atin ng hope, ng salvation, no? Praise the Lord. So, because si God, si Mary, mga kapatid, pinili siya ng ating Panginoon para, mag-conceive, no, sa ating Panginoong Hesus para mag-redeem ng natin sa atin lahat sa ating mga kasalanan. So, yan lang po ang mga example mga kapatid na mga babae, kumbaga yung mga ginawa. Although marami pang mga women, great women in the Bible, mga kapatid. So, tayo matapos-tapos, no, magkwentuhan tayo lahat, no. Presale, but then gusto ko lang ipaabot na ang mga women in the Bible, women in the church, mga kapatid. We have something to do para sa ministry, mga kapatid. So remember si Mary, no, mga kapatid, she's the first one niya, witness ng Panginoon nung nag-resurrection ng ating Panginoon, di po ba? So she's the first witness, no, at saka siya nung nagsabi sa mga disciples ng Panginoon was risen, no? So that is Mary, no, mga kapatid, Mary Magdalene, mga kapatid. So ang babae sa ministry talagang kailangan, no, mga kapatid, at saka maging sa ating mga anak, no, as a mother, mga kapatid, as a godly mother, we will lead them sa ways ng ating Panginoon. Praise the Lord. So marami pong pwede natin gawin para sa kanila at saka turuan sila sa daan ng ating Panginoon tungkol sa ways ng ating Panginoon. Praise the Lord. So that's all for now. Praise the Lord. So palakpakan natin mga kapatid ang ating Panginoon. Praise the Lord. So nawa is may naintindihan naman po tayo sa ating sa hapong ito mga kapatid at saka lahat ng pagkakataong binabalik ko kay Sister